Hi guys! Hanggang sa ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala na umabot ng 720 kada kilo ng sibuyas. Grabe ano ho, yung isang araw na trabaho, kulang pa. Kasi ang minimum natin, wala pa atang 600, depende sa lugar, di ba? So anyway, 720 kada kilo. Paano kayang umabot ng ganito kataas? So ilang araw po kaming naglibot sa Tarlac dahil naghanap kami doon ng pwedeng mabilhan ng sibuyas sa mababang presyo. At eto pong 720 pesos. Abay, mukhang tatlong tupi, 'di ba? Or mahigit pa sa puhunan nung namumuhunan. Okay, kung ikaw ay direct sa farm, pagkatapos ng anihan halimbawa, marami doon kumukuha eh. Bulto-bulto talaga. Maraming kumukuha. Track-track pa yung iba. So kung titignan nyo po, paanong umabot ng 720 kada kilo? Eh kami nga po, kami po, yung mga nakuha namin na ilang sako rin yun na dadalhin sa Banton Romblon, abay, ang pinakamataas doon dahil merong klase na medyo maliliit ng konti. Pero yung pinakamagandang klase sa amin, aabot lang ng 300 to 320. Ang bintaha namin sa Romblon, ibabiyahe pa yun sa Romblon. Meron pa ba kaming tutubuin? Malaki pa rin po. Okay pa rin po. Okay? So, parang hindi talaga kapanipaniwala itong 720 kada kilo. Paano nangyari? Diba? Nakikita natin dito yung pananamantala ng ilang namumuhunan. Okay, at sigurado tayo, meron din talagang problema sa Department of Agriculture. Meron talagang posible, katulad nga ng sabi ng kaibigan ko, posible talagang may nakinabang at may sindikato dyan sa ahensya na yan. Hindi po talaga kapanipaniwala. Ulitin ko ha, yung pinakamagandang klase ng sibuyas na nakuha namin, maibibenta po namin sa Banton Romblon. Babiyahe pa mula Tarlac hanggang Banton Romblon. Maibibenta po namin ng 300 to 320 kada kilo. Yun po ang pinakamagandang klase ng sibuyas. Alright. So yung hindi masyadong maganda, mas mababa, syempre. Okay? So hindi talaga ako, hindi ko pa rin maisip. Saan nanggaling etong presyo na ito? Paano nangyari? Okay? Nakita ko rin, doon sa pinagkuhanan namin ng mga sibuyas dahil ilang farms ang pinuntahan namin, nakita ko rin na mukha talagang merong mga or maraming mamumuhunan na sinasamantala. Etong pagkakataon nga ito na sila ay kumita lalo. Diba? Ang saklap. Napakasaklap po talaga. So yun yung intention ko kaya tayo po ay naghanap ng sibuyas sa Tarlac. Talaga pong may tutubuin pa kami. Okay? Maayos pa rin po. Dahil sa aming probinsya sa Romblon, yung pinakapangit, sobrang liliit na sibuyas, umaabot na daw ng 500 kada kilo. Kumpara naman dun sa ibibenta namin na magsisimula na sa Monday, doon sa Banton Romblon, na 300 to 320 lang yung pinakamaganda. At yung hindi masyadong malalaki na sibuyas, yun po ay sobrang baba naming ibebenta. Okay? Ganun po ang intensyon natin. Gusto ko mismong makita ng mga mata ko talaga paano nangyayari, nasaan ba yung mga sibuyas. Ulitin ko ha, sa Tarlac po, araw-araw halos may nag-aani ng sibuyas.